kung itinigil sana yung people's initiative, palagay ko hindi tayo hantong sa gantong kaguluhan. Ang nakakalungkot dito, medyo nag-galvanize na. The former President Duterte, nagkaroon na sila ng sariling rally sa Davao. Ang masakit dito, may mga palitan na ng masasakit na salita. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, sa lumalalang bangayan ng Senado at Kongreso, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si PBBM ay nagpaalala sa Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito ang mga kapwa mambabata sa Senado at Kamara na nakakaapekto na sa imahin ng bansa. Kung kaya't umapila si Ejercito sa mga kapwa mambabatas na maghinay-hinay sa mga patutsadahan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo? The armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. Pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi. Sex. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago? Something like that. After 5-6 years, it has to affect yung kaya palagay ko, kaya nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang? I won't even dignify the question. Ayon kay JV Ejercito, ikinalulungkot niya ang nagkakaaway-away at nagkakasiraan na samahan ng magkakaalyado sa politika. Nangangamba din si Ejercito dahil sa mga kaganapan ay maaapektuhan na ang mga programa, mga proyekto at serbisyo para sa mamamayan, kasama na ang pagharap sa mataas na halaga ng mga bilihin at pagpapagawa ng mga infrastruktura. Naniniwala ito na matitigil lamang ang bangayan kung mahihinto na ang isinusulong na People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas. Na talagang sinabi nila, they were really requested magpasa, no, ng signatures sa deadline. And sinabi rin naman nila na hindi naman naintindihan ng karamihan ng tao yan eh. Kasi sinabay nga po rin sa ayuda, sa tupad orientation at iba pa. So, dun pa lang, there is already something wrong. We cannot use government resources or assistance to solicit signature for people's initiative. Otherwise, it will come out that it came with strings attached. So, ngayon, marami nakikipag-usap sa atin to have a united front against charter change at this time. No? Kasi nga, hindi totoong people's initiative. Ang tingin ko dito, personally, kung sinunod lang
yung usapan doon sa noong January 5 yata eh, sa Van de Honor, before Van de Honor, between the leaders of both houses, Senate President Big Subin and the Speaker, in front of the President, that the Senate will spearhead yung will pass the economic provision amendment to the economic provisions, and the House will adopt. Kung itinigil sana yung People's Initiative, palagay ko hindi tayo hantong sa gantong kaguluhan. Ang nakakalungkot dito, medyo nag-galvanize na the former President Duterte, nagkaroon na sila ng sariling rally sa Davao. Ang masakit dito, may mga palitan na ng masasakit na salita, no? So lahat ng ito nakakasagabal sa ating recovery, sa ating efforts to catch up with our ASEAN neighbors. Ako naman, yun yung tinitignan ko, frustration ko doon, kasi talagang matagal ko nang gusto, pinupush yung paghabol, yung ating catch-up plan, no? Yung economic, lalo sa infrastructure development, because this will be very vital for foreign investors to come in and create real jobs and opportunities. Well, pag-uusapan pa namin, we will have another caucus with our senators. I will just go where the leadership will take us, no? Kung saan ang sinabi ni Senate President Big Sobiri, and I have my 101% support for our Senate President. I commend him for really standing up for the institution, for our democratic process. Talagang tinitindigan po ng ating Senate President, pinaglalaban niya. That's why kung ano yung mapag-usapan namin, we will be behind him, no, in these efforts. Kailangan kami at this time, I think we really have to be united, because not only is the Senate as an institution under threat, but I think it's the whole democratic system of check and balances, and ang ayaw po natin talaga rito. Again, yung economic provisions, I think we have no problem with that, pero yung lifting of term limits at iba pa, sabi ko nga, parang lumalabas doon sa mga nagsaselta sa kabilang kamara na mukhang yun ang target nila. Mahirap naman yung may forever, dahil ang constitution natin, we have to give chance to others. Hindi naman pwedeng ilan lang ang pwedeng may luklok sa pwesto. Sige. Samantala, panoorin at pakinggan natin ang pag-apila ni Senador JV Ejercito sa kapwa niya mga mambabatas. Oh, definitely. I think it's about, kasi ito niratsyada eh, no? Minadali. So, sabi na natin, nakauna, we have to inform the people of the real implications. Kasi akala ng iba, away lang yung PI, away lang ng House of Representatives, at away lang ng Senado. But there's more to that. And I think we really have to educate, inform the people of what is at stake with this push for charter change and so-called People's Initiative. So hindi lang po to away ng Senado, hindi lang to away ng House of Representatives. This is about our check and balances in the system, our political system as a whole. So dapat natin ma-educate ang ating mga kababayan, magkaroon ng concern sa ngayon, no? Sa tingin ko kaya tahimik eh. Marami ang hindi nakakaintindi doon sa tunay na mga at stake, no? Regarding the PI. Sir, kagabi po, Senator, si former President several times he called on the military, the PNP, to step in kapag tumuloy-tuloy pa tong PI. What do you make of those? Well, actually, wala pa itong issue ng Chacha, no? I talked about destabilization. I think if you can remember, bago tayo nag-break, sabi ko, yung destabilization will also hamper our development, no? We've had two revolutions, and it will take a long time for the country to recover. Kasi mahirap dyan, yung legitimacy will be in question. Foreign investors will think twice about investing in the country, in a country that has no political and economic stability. So, ang sa akin lang, I'm hoping that wag naman sanang humantong
na mabuhay itong destabilization plot by using, baka magamit nga, yan ang sabi ko, baka magamit itong push for charter change bilang mitsa. No, it will it might become a reason for those adventurists na may ano pa sa adventurism and destabilization. They might use this push for chacha as a rallying point to push their agenda of power grab. Power grab yan eh. And it's, we all know that it would take a long while for any country, for the country to recover once that becomes a reality. Kaya nga po, ako sabi ko nga, President BBM was given the contract for the past, for the next 6 years. Kami rin po, may mandato to serve the nation. Yun nga na, sana po, mag-focus tayong nabigyan ng mandato dun sa ating pong pinangako, na which is to improve the quality of lives and not push things that are obviously being pushed by people with vested interests. So what do you make of those statements, sir? Di ba inciting and well, that's why I think para matapos lang lahat ng ito, itong mga early political bickerings na sabi ko nga nakaka-frustrate kasi sayo lahat ng effort natin, just a categorical statement, and probably sabihin ni Presidente, mag-focus tayo, magkaisa na tayo sa mga talagang hamon, sa mga problema ng bayan. Eh, sana ipatigil na talaga yung, I think yung pagpatigil lamang sa People's Initiative, madi-diffuse na itong heat, yung tension na nangyayari, yung away sa politika. Iinit to. Maaring hindi pa ngayon, as I mentioned, hindi pa kasi inform yung mga tao, ating mga kababayan, of what is really the implication and at stake, no? But if the People's Initiative is really rammed through our throats, no? So yun ang kulang dito. Kaya nga kami, we in the Senate, we want to be involved in the education and information drive of what is really at stake or what we are talking about here in People's Initiative. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!